Ito po. Ito po yung mga gagamitin natin. Paleta. Paleta po siya. Malaki sa maliit. Ito po yung gagamitin natin pang halo ay pang mix. Ano po? Ito naman po yung mga masilyang gagamitin natin. Ito, dapat may ganito naman po tayong hawak. O kaya kailangan natin ito ng patpat ang halo. Kailangan po kasi natin haluin ng maigi po itong masilya para mahalo po mabuti yung nasa loob po. Ang mga masilyang ginagamit po namin ay ito po, polyester body filler, polytop, pwede po rin siya, o kaya ito. Ito po yung ginagamit sa mga plywood. Ginagamit din po ito sa sasakyan. Ito po yung ginagamit namin sa mga sasakyan. Ano po? At ang bawat pag bumili po kayo nito, may kasama na po siyang hardener. Ito po siya. May cream hardener na po siya. Panghalo. Ito yung po yung nagpapatigas po. Papatuyo sa masilya. Ngayon po ituturo ko po sa inyo yung paano mag-mix. Ano po? Ito po siya. Diba? Linisin po muna natin ating masilya kasi may mga alipabok. Ngayon po, kukuha po tayo ng masilya. Ito po siya. Tansyahin nyo lang po yung dami. Kung gano'ng karami yung mamasilyan nyo. Ayan po, ayan po. Tatry po natin siya dito. Try po natin siya dito mamaya pag medyo. Tapos, ito na po yung hardener. Kunti lang po, kunti lang. Tensyahin lang po yung ano, yung apply. Ayan mo. Dapat konti lang yung hardener para mas mabagal po siyang matuyo. Ayun, imimix na po natin siya. Ayan po. No, ganyan lang po ang paghahalo muna. Ayan, ganyan. Iwasan lang po natin masugat. And tapos ngayon, iikutin na. Tapos ngayon, iikutin natin siya. Ayan, ganyan, iikot. Iikot. Iikot-ikot nyo kasi may mga masilyan. Ipapahid nyo po siya yan, ganyan. Oh, yan. Hindi lang. Ganyan. Haluin nyo po siya ng mabuti. Dapat po kasi mahalo siyang mabuti. Pag kasi hindi siya mahalo mabuti, mas mabilis po siyang tumigas. Kaya kailangan, yan, haluin ng maigi. Kasi mas matagal tumigas ang masilya pag halong-halo siya. Yan. Halong-halo. Yan. Yan. Ganyan yung konti. Dahan-dahan lang. Ayan, dahan-dahan lang. Ayan, hanggang sa ma-practice po ninyo. Ayan. Kaya pwede naman ganyan. O, kaya, ganyan na lang. Ayan, ayan, ganyan, ganyan na lang. Di ba rin medyo ano, kasi pag nagsisimula naman tayo, kasi may mga hindi naman nahalo mabuti. Okay lang yan. Ayan, sa mga beginner. Ayan. Ngayon, pag nakita nyo niyang halong-halo siya, ayan. Ano ba, okay na. Halong-halo na siya. Nakita naman ninyo, okay na yung kulay. Diba? Ganyan ang katamtamang kulay. Huwag yung damihan ng hardener kasi pag madaming hardener yan, titigas agad yan. Ayan. Ayan. Pag halong-halo na siya, i-apply na natin siya ngayon. Ayan. Ito. I-apply nyo na siya sa portion na gusto niyang mamasilyahan. Ayan. Diba? Sa pag-apply po ng masilya, dapat sa unang try ninyo, sa unang pahid, dapat manipis lang siya eh. Unang pahid, manipis lang siya. Ayan, ganyan. Sa hawak ng masilya, sa paleta, ganito po yan. Tatlong dalili lang. Yan. Tapos ito dito. Kasi ito panimbang yan. Yan. Nagtitimbang ng bigat ng pagpahid. Yan. Ito po siya. Lahan-lahan. Hindi naman kailangan i-apply nyo lahat yan kasi meron at meron siyang matitira. So yan. Mas maigin mahalong mabuti yung masilya kasi pag hindi po siya nahalo, mas mabilis po siyang tumigas. Yan lang po. Yan. Yan po siya. Oh. Yan. Yan. Tingnan nyo. Mas matagal siyang tumigas pag halong-halo yung masilya. Saka dapat, kailangan konti lang yung hardener nyo. Ito, konti lang to. Kasi pag, lalo na sa mga nagsisimula, para po hindi masayang ating masilya. Ano? Sa mga gustong matutong magmasilya dyan. Ganyan lang po ang proseso nyan. Kunting halo lang ng hardener. Yan. Yan yung tamang tinta ng masilya. Kasi hindi naman kailangan
matapang yung hardener. Ganyan lang po siya. No. Yan, yan, yan. Nakita nyo, tagal tumigas, no? Yan. Oh, na, wala na. Atay na.